50 taon na ang nakakaraan nang pumanaw ang gangster na si Leonardo Manecio o mas kilala sa pangalang Nardong Putik na mula sa Cavite. Nakilala si Nardong Putik dahil sa kanyang kakayahang makaligtas sa mga pananambang at pamamaril dahil di umano sa kanyang anting-anting. Dekada 50 hanggang dekada 70 na maging matunog ang pangalang Nardong Putik sa buong lalawigan ng Cavite. Itinuturing siyang bayani ng iilan pero kaaway ng otoridad. Mas lalong nakilala si Nardong Putik nang isa pelikula ang kanyang buhay noong huling bahagi ng dekada 70 na pinagbibidahan ni Ramon Revilla Sr. Alamin natin ang buong kwento ng buhay niya. Itunuturing siya ng kapulisan bilang public enemy number 1 sa lalawigan ng Cavite habang itinatampok naman siya sa pelikula bilang isang bayaning mala Robin Hood. Ano't ano pa man, nababalot ng kontrobersya ang buhay ni Nardong Putik. Isinilang si Leonardo Manecio o mas kilala sa tawag na Nardong Putik noong 1925 mula sa isang simpleng pamilya. Noong mga panahong iyon, malayong malayo ang itsura ng Cavite sa kasalukuyang bihis nito. Magubat at madamo, talamak noon sa lalawigan ang nakawan ng mga alagang hayop, karnaping at smuggling. Upang maprotektahan ang sariling pamilya, kinuhang ninong ni Juan Manecio, ama ni Nardong Putik, si Jose Barzaga. Si Jose Barzaga ay mula sa prominenteng angkan ng mga mayayaman at mga politiko. Ang hindi niya alam, ang pakikipag-ugnayang ito ni Juan Manecio ang kanyang ikasasawi. Binaril ang ama ni Nardong Putik na mga pinaniniwala ang tauhan ng katunggali ni Barzaga. Ang pagkawala ng ama ni Leonardo ang naging pagsilang ni Nardong Putik. Ipaghihiganti ni Nardo ang pagkasawi ng kanyang ama. Nagsimula si Nardong Putik bilang isang driver at isang pulis. Kalaunan, itinalaga siya bilang police officer sa Dasmariñas, Cavite ni Mayor Felicissimo Carongcong noong 1944. Kalaunan, unti-unting nasangkot ang pangalan ni Nardong Putik sa iba't ibang krimen. Naging tauhan siya ng iba't ibang politiko sa Cavite hanggang sa masangkot siya sa mga kasong kidnapping, armed robbery, illegal possession of firearms at illegal na droga. Lumawak ang grupo ni Nardo at naghari sa buong lalawigan ng Cavite. Kinuha siya ng iba't ibang politiko para sa kanyang serbisyo at upang mapanatili na rin ang mga sarili sa posisyon sa Cavite. Ayon sa mga kwento, nakuha ni Manecio ang alias na Nardong Putik dahil sa kanyang pagtatago sa mga putikan sa tuwing may isinasagawang operasyon ng mga pulis sa pagtugis sa kanya. Usap-usapan din ang kanyang anting-anting na di umano'y nagproprotekta sa kanya. May mga tattoo rin si Nardong Putik na mahiwagang medalyon, mga masonic protection charm at salitang kilabot sa kanyang katawan. At tunay nga nakilabot si Nardong Putik. Nasangkot siya sa isang krimen noong 1952 kung saan tinambangan niya at ng kanyang grupo ang mayor at police chief ng bayan. Ikinulong siya kaugnay sa naganap na kaso, ngunit nakatakas noong 1955. Makalipas ang isang taon, sumuko si Nardong Putik matapos ang 45 minuto ng putukan. Ipiniit siya sa Muntinlupa dahil sa mga kasong kinasangkutan at hinatulang makulong ng 182 taon, ngunit muling nakatakas noong 1969. Dahil nakatakas na naman, pinatungan na si Nardong Putik ng 20,000 piso ni Juanito Jane Romulla na acting governor ng Cavite para sa sino man makatutugi sa kanya. Dahil dito, binuo ang isang pwersa ng NBI at Philippine Constabulary na tutugis kay Nardong Putik. October 10, 1971, nahuli ng mga pulis si Nardong Putik sa Kawit, Cavite matapos itong tumakas sa isang checkpoint. Maging ang pagkawala ni Nardong Putik ay nabalot ng iba't ibang konspirasiya.
Sa huli, walang anting-anting ang nakapagligtas sa buhay ng kilabot ng Cavite. Para sa ilan, bayani kong ituring si Nardong Putik. Ang mga magsasakang nakaranas ng pang-aalipusta sa halip na lumapit sa mga politiko at pulis ay kay Nardong Putik lumalapit upang humingi ng tulong. Ngunit ang kanyang pagtulong ay napalitan ng maruming reputasyon dahil sa kanyang kaugnayan sa iba't ibang krimen.